Gusto mo bang matuto kung paano sumulat ng maayos na email para sa iyong teacher? Curious ka bang malaman kung paano ito gawin? Just stay and watch this video. Hello dear students, this is Teacher Elena. Welcome to my E-Class Invites, a channel dedicated to educate, to explore, and to empower through my videos. Gaya nga na sinabi ko kanina, on this video, you will learn how to write a proper email to your teacher. Dahil most teens these days, di na masyadong siniseryoso ang pagsulat ng email. Yung iba, akala nila messenger ang email at ang content nito, akala mo nakikipag-chat. Mahalaga na matutunan mo ang skill na ito. Dahil magagamit mo din ito sa ibang purpose in the future. But for now, ang goal natin is matuwa teacher pag nabasang email mo sa kanyang inbox. Okay, let's start. So first, kailangan mo munang mag-sign in sa iyong email account. In this case, I am using Google. So sa google.com, isa-sign in ko muna yung aking account. Then, I will enter my password. So once nakapasok na tayo sa mga Google apps, hanapin natin ang Gmail. Okay, pag nandun na tayo sa Gmail interface, click Compose, and a new window will appear for the new message. Okay, so nandito na tayo sa window kung saan itatype na natin ang email. First, type your teacher's email address. So, kung ano yung binigay ni teacher mo na email address, yan ang ilalagay natin. So, for example, nasa inyong screen. Then, type a subject line. So, sa subject line, depende kung merong binigay ang teacher ninyo na subject line na ilalagay sa email. Pero kung wala, 2-5 word summary ng contents ng inyong email. For example, in this case, assignment question. And then, begin with a greeting. Siyempre, hindi naman agad-agad itatype mo na kung ano yung gusto mong sabihin kay teacher. Batiin mo naman muna si teacher, di ba? So, good day, Ma'am Bartolome. Or pwede rin, hello po, sir. Hello po, ma'am. Magandang araw po. Yan. And then, dun na. Get to the point plus add details. Dito, sasabihin mo na kung ano yung purpose kung bakit ka nag-email. At explain mo kung ano yung mga issue na hindi mo naintindihan dun sa, halimbawa, itinuro ni teacher or sa ibinigay niyang activity. Kung umabot ka sa part ng video na ito, thanks for staying. Don't forget to like and subscribe. Let's continue. Closing remarks. So, sa closing remarks, ito na yung hudyat na natapos mo na yung iyong email. So, in this case, respectfully yours. So, pwede rin very truly yours or lubos na gumagalang. And then, the last part is type your full name. Ito na yung signature na tinatawag. Pero since this is an email, pwede kayong maglagay ng digital signature. Pero kung wala naman, you can type your full name para naman makilala ni teacher kung sino yung sumulat. Kasi minsan, di ba, yung ating email address, hindi yun yung talagang pangalan natin. So, mas maganda para malaman ni teacher kung sino yung sumulat. So, before clicking send, dapat i-review nyo muna yung content ng inyong email. Kumbaga yung proofreading na tinatawag. So, kung may mga maling spelling, i-correct nyo, or hindi magandang phrasing, tama ninyo. So, pag okay na, click send, at yun na. Kapag email ka na kay teacher, success, di ba? I hope you learned something new on this video, at sana magamit mo ito sa iyong pag-aaral. If you have any questions or topics na gusto mo pang matutunan, comment them down below. Kung natuwa ka sa video na ito, don't forget to hit like, share, and subscribe to my channel. Plus,
click the notification bell para notified ka sa aking mga new videos. Thanks for watching. Bye!